The church is important in the life of the believer. Naniniwala po tayo dito na napakahalaga sa buhay ng isang Kristiyano na meron siyang simbahan, na dumadalo siya sa simbahan, na parte ng kanyang buhay ang simbahan. We can go as far as to say that we cannot continue as a believer without the church. We cannot continue as a believer without the church. Isa nga sa misconception ng marami is that basta may faith ako, kahit nandun lang ako sa bahay, okay na yun. Alam naman ng Lord na nagpipray ako sa kanya. Actually, that is wrong. That is not biblical. That is not God's will. Will at kalooban ng Diyos na ang Kristiyano ay bahagi ng isang gawain. As imperfect churches are, still, we believe that it is the instrument of God in helping us cope with the challenges of life and ultimately for us to grow in our faith in God. Ano naman simbahan, may kanya-kanyang mga issues yan, may kanya-kanyang mga, minsan hindi pagkakaunawaan yung mga dumadalo. Dahil syempre, it's a social organism, it's a social entity, walang pinagkaiba sa mga pamilya natin. We love our families, pero may mga araw din na nagsasabong tayo, ng magulang, kapatid, magpipinsan at kung sino-sino pa, but we understand na, eh, yun yung family mo eh. The same thing with church. The church continues to be pruned by God. It's continually being pruned by God. He's continually perfecting it. And that's why we should not lose hope and lose faith in being part of a church. Kasi in being part of it, that's how we grow in our faith in God. And we want our church to grow. We want all Christian churches to grow. And in order for churches like ours and all other churches throughout the world to grow, we need to have faith. We need to have faith. We need our faith to grow so that our church itself will also continue to grow. Na habang lumalago yung personal faith mo, growth of your faith affects the growth of the church as well. That's why the message that we have for this afternoon, pinamagatan po natin, the faith that we should have in order for the church to grow. The title of our message for this afternoon, the faith that we should have in order for the church to grow. Minsan pa po tayo yumuko, pumikit, manalangin sa Panginoon. Let us commit to the Lord the study of His Word. Aming Diyos at aming Ama, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Nagpupuri po kami sa inyong dakilang pangalan para sa lahat ng mga biyayang natatamasa po namin ngayon sa aming buhay. Minsan ngayon napapahinto na lang kami at naluluha at naiiyak, kasama na rin na napapayapa at nagagalak pag naaalala po namin na kahit ano mang mga nagiging pagsubok sa buhay, pero marami pa rin kaming blessings na nagmumula sa inyo. Salamat Lord na undeserving as we are, unworthy as we are, pero pinatitikim niyo po sa amin, pinapalasap niyo po sa amin, pinaparana sa amin ang sari-sari at iba't ibang mga biyaya. Na maging itong pagkakataon na to na pwede kami mag-worship sa inyo, we consider this as a blessing that comes from God. Salamat na may freedom kami to worship. Salamat na healthy pa rin kami that we can still worship. Salamat at kapiling namin ngayon ng iba't ibang mga mahal namin sa buhay upang sumamba sa inyo, pati ng mga kaibigan po namin. And we invite your Holy Spirit to move powerfully and mightily in our midst. Binubuksan po namin ang aming puso't isipan sa inyo na kayo po, Panginoon, ay maging malaya na makapagturo sa amin, ma-i-download nyo sa amin ng iba't ibang mga ideya, mga puntos, mga prinsipyo, aral na kakailanganin po namin upang mas lalo kami mapalapit sa Diyos. At lahat ng aming mga problema sa buhay, yung mga bumabagabag sa amin kagabi, kanina, nung isang araw, nung buong buwan, lahat ng yan, Panginoon, sinasangguni po namin sa inyong paanan, sinusuko po namin sa inyo lahat, at hindi po kami makapapayag na ang mga yan ay maging hadlang upang kami, Panginoon, ay mabless ngayon ng Word of God. And that's why we rebuke in Jesus' name all works of Satan. Na lahat ng gawa ng kaaway sa kanya-kanya namin mga buhay at pati sa buhay ng aming mga minamahal, we reject, resist, rebuke in Jesus' name. And we just worship you, Jesus. We glorify your name, God. You deserve it all. As we pray all of this, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' mighty name, this is our prayer. Oh, God's people say, Amen, Amen. The faith that we should have in order for the church to grow. The faith that we should have in order for the church to grow. O paano po ba dapat ang pananampalataya ng mga taong dumadalo sa isang simbahan na dahil ganun yung pananampalataya nila, nagtutulong-tulong sila together, lumalago tuloy yung kanilang simbahan. And like what I mentioned a while ago in our introduction,
isang misconception. Yung iisipin ng kahit sinong Kristiyano that he can grow alone. You know, there are rare instances na wala talagang choice kasi ang nagiging trabaho mo'y nasa tuktok ng bundok ng taralala. Diba? When you're there, yung tumanaw ka, wala kayong nakita kundi puno, mga kabayo, at kung ano-ano pa. Pero still, yung Christian, hindi siya papayag na hindi siya mag-worship sa Lord, even alone, o to pray to God, o yung mga nagtatrabaho sa mga barko, minsan nandun sila sa gitna ng dagat, o kaya minsan napupunta sa isang mga war-torn situations, mga bansang pinagsatrabahoan, ba't napili nilang pagtrabahoan, Syria, Libya, so paano ka makakaasa na magkukongregate pa ang mga tao? So may mga ganong rare circumstances. But you know, this I've discovered, in my many years of ministry, at lalo na nung nagkaroon na ng internet, ng Facebook, and all of these things, yung gusto, gagawa niya ng paraan. Yung gusto, gagawa niya ng paraan. Like, I remember, may mga nagme-message sa akin na sa Kabul, Afghanistan, nagtatrabaho, mga kabayan natin. At hindi sila makalabas kahit ito ay weekend, kasi delikado. So, ginagawa niya ng paraan. Kumukonnect siya sa akin, nanonood siya sa ating mga Facebook accounts, video messages. Basta hindi siya papayag na hindi siya maka-worship o hindi siya makapakinig ng salita ng Diyos at maging connected to other believers as well. Para sa kanya, lifeline niya na alam niya may pastor ng katulad ko kahit malayo, here in Dubai, pinagpipray siya, kilala siya at nagtutulungan kami sa pananampalataya. E paano pa ito tayo naman na magkakapitbahay? Lalo ito itinatayo natin ngayong bagong church dito sa Albarsha community. Marami sa atin dito, ayan lang, sa kabilang kanto, ilang liko, o kahit paano parehong area or district in this city we belong to. So the more that we should be connected, congregating as a spiritual community, kasi kailangan natin yun. That's how we grow as a person, that's how we grow as a believer, and that's how we grow as a church. Pero ano ba dapat yung pananampalataya natin? You know, sometimes, importante rin yung nag-reflect, nag-evaluate, kamusta na ba ang faith ko sa Diyos? Can everybody say that with me, please? Kamusta na ba ang faith ko sa Diyos? Yung pagiging honest ka lang, di ba? Yung mga panahon ni Boy Abunda na mahilig, tingnan mo yung salamin, di ba? Ano nakikita mo? Ano nakikita mo ba'y isang payat na pananampalataya? Yung halos malnourished kasi walang nakakain, hindi nakapag-Bible study, hindi nakapag-worship service, wala napapakinig. Ang napapakinggan man ay mga hindi sa Panginoon, ang nababasa may sa kabunduhan. So minsan yun yung nourishment ng faith. Kaya siguro tinignan mo sa salamin, ang payat ng faith ko ngayon. O di naman kaya, ikaw din yung tipong aktibo sa gawain, ayan, nakikit sa Bible study, sa worship service, bagamat hindi naman yun yung be all and end all in Christian growth. But nonetheless, at least, alam nung gutom kung saan pupunta para makakain. May mga kilala ako na mga naririto na ganun. Pag gutom sila, alam nila kung saan sila dapat pumunta para makakain. Kanina nga, nabalitaan ko lang ako habang nagpiprepare sa worship service, may isang kapatiran daw dito, sabi, parang dito ko na yata gusto mag-worship. Dahil pag nag-worship dito, parang maraming nakakain. Diba? So alam niyang pumaparaan, diba? Alam niya kung paano bubusugin ang kanyang gutom na tiyan, if only for the physical. But then also spiritually, may kita mo, may tumingin sa salamin, ang spirito nito, ang faith nito, mataba. Kasi busog na busog ng salita ng Diyos. At meron din minsang na-challenge, na hahamon ng iba't ibang mga pagsubok sa buhay. Every now and then, you will get a call, a text, a chat from a loved one, a relative. Something will happen to your father, mother, brother, sister, wife, children. Something will always happen to our jobs. Our stay on this country is not permanent. Meron sa atin dito naranasan ng magandang pasok ng kita o magandang pasok ng pera. At ngayong mga panahon na ito'y surviving ang buong region, not just this particular country, but the entire region. So may mga ganung mga moments. So sometimes there are people who are challenged by these things. It affects their faith. Hindi mo masabing payat lang yung pananampalataya. Sa totoo lang, nangihina. Nangihina. At minsan pa ngay, para bang nawawala. But that cannot be. That is not the will of God. God wants our faith to grow more and more. And as it grows, so does the church. And that's why as a pastor, pinagpipray ko na maging pananampalataya natin, itong mga sumusunod, ito yung makita sa pananampalataya ng bawat isa sa atin, something we can desire,
something that we can all pray for. Hangarin natin ito, una sa lahat, that our faith will be focused on Christ. Pray for this, that our faith will always be focused on Christ. You know, many times when you read certain books about success, marami silang mga principles na binabanggit. You go to certain bookstores, ewan ko kung na naging habit nyo nung araw yan, pupuntang national, titingin sa self-help books, titingin sa mga iba't ibang mga aklat na para bang may itinuturo para mag-improve ka, mas lalo kang gumanda, mas lalo kang pumayat, mas lalo kang tumalino, bumait, o magka-jowa. Di ba may mga gaya mga self-help books? But then if you will notice, many of them, pag sinummarize mo, medyo halos pare-pareho lang ang sinasabi. At isa sa consistent is yung focus. Yun yung nagdi-differentiate sa maraming mga taong nagsasucceed at yung mga taong hindi. Yung nagsasucceed, malinaw sa kanya kung saan siya dapat nagfo-focus at meron siyang disiplina para mag-focus doon. At bilang mananampalataya, meron pa ba tayo dapat na ibang focus kundi si Jesus Christ? Wala tayo dapat ibang focus kundi si Jesus Christ. The mere fact that we are called Christians speaks clearly of that fact, that the Christian is focused. His faith is focused always on Christ. For the Bible says in Hebrews chapter 12, verses 1 to 2, we are surrounded by a great cloud of people whose lives tell us what faith means. So let us run the race that is before us and never give up. We should remove from our lives anything that would get in the way and the sin that so easily holds us back. Let us look only to Jesus, the one who began our faith and who makes it perfect. He suffered death on the cross, but he accepted the shame as if it were nothing because of the joy that God put before him. And now he is sitting at the right side of God's throne. Mula po sa mga verses na yan, eh malino na pinapaalala sa atin, look to Jesus. Can everybody say that with me? Look to Jesus. Pag nagkakaproblema sa pera, ano dapat ang sabihin? Sa sarili, look to Jesus. Pag nagkakaproblema kayo mag-asawa, ano dapat ang sasabihin nyo? Sa isa't isa, unahan nyo na, look to Jesus. Tapos biglang sasabihan ka na asawa mo, mukha ilulok-lulok to Jesus dyan ha. Mukha gamigamitan ng mga ganyan-ganyan mo. Eh, hindi mo pwedeng ganun kasi itong pananampalataya natin, hindi ito dapat palabas. Hindi ito dapat accessory para makita lang ng ibang mga tao na, ay ano ka, moral, religyoso, hindi ka Muslim, hindi ka atheist, hindi ka kung ibang grupo, basta meron akong relihiyon. Hindi ito accessory. Hindi ito isang social reputation. It's none of that. But the faith that we possess should truly affect our lives na pag merong nangyayari sa atin, alam natin, handa tayong sabihin at makinig sa bawat isa, but look to Jesus. That's what this is all about. Our faith is always because of Him. Doon daw nagsimula, at syempre doon din lalago. Doon babalik-balik yun. Pag ang mga sasakyan natin, binili natin sa isang kumpanya, diba? Pag ito'y nasira, meron kang benefit na pwede mo ibalik yun doon sa kumpanyang yun at kukumpunin nila yun. It's always the best na sila yun. Kahit minsan gusto natin magtipid, dinadala natin sa mga color room, dinadala natin sa kung sino-sino, pero di ba mas kampante ka knowing na ibalik mo siya dun sa factory, ibalik mo dun sa mga nakakaalam. And the same thing with regards to our faith in God. It began with Jesus Christ. So the believer can never be separated from the church because the church is the body of Christ to which He is the head. Okay, in order for us to be nourished, for us to be blessed, not only in our faith, but even in our lives here on this earth, kailangan lagi tayong bumabalik kay Jesus Christ. At kahit ano pa ang mga pagsubok na pwedeng maging dahilan kung bakit may mga tao minsan nagsasabi pa sa akin, Pastor, maglalaylo muna ako. Just recently, may nag-message sa akin ng ganyan. Maglalaylo po muna ako, babalik po ako pag okay na. Again, another misconception. It's assuming na kaya mong ayusin ang sarili mo apart from God. Bakit may mga ganong klase mga tao? Kasi meron silang ayaw sundin sa pinagagawa ng Panginoon. Ini-insist nila yung katigasan ng kanilang puso, sama ng loob, galit, pride. And always, mula na nagsimula ang creation up to this present time, walang nagsasucceed before God sa pamagitan ng ganyang pananaw. Because what is that? Pride. Believing that apart from God, kaya mo, pwede ka. Hindi pwede yun.
Kaya ang sabi sa atin dito sa Hebrews chapter 12 verse 1 to 2, we are surrounded by a great cloud of people whose lives tell us what faith means. Ang dami daw mga nakapalibot dyan na pwedeng maging role model sa atin, may maganda, may pangit. Sabi, so let us run the race that is before us and never give up. Can everybody say those words with me? Never give up. One more time. Never give up. Have you been tempted to give up? Come on. Yes. Have you been tempted to give up on marriage? Huwag na kayo mag-amen. Dahil naku, katabi ninyo. Sa nagkakaintindihan na tayo lahat ng Diyos. But, you know, to be honest, many people, many married people, the thought has crossed their minds. The thought has crossed their minds. Pero bigla maaalala mo, teka, Christian ako, mananampalataya ako. So, ano dapat ang gawin mo? You never give up. May mga tao na sa bigat ng kanilang mga problema at ito'y nakakalungkot, naisipan na magpakamatay. And I always tell this to people, never allow that to enter your mind. Makapasok man saglit, i-rebuke mo in Jesus' name. Kahit kailan, hindi yan tama, hindi yan solusyon, at hindi yan isa kabubuti, either you or your loved ones. You never give up on life. You never give up on what God has for you. May plano ang Panginoon. Do, kung may mga pinagdadaanan man tayo sa buhay, antay-antay ka lang. May tinuturo si Lord sa iyo. May tinuturo ang Panginoon. But always, God is in control. You look to Jesus. You focus your faith on Christ. And may I add, never on people. Ako, nagpapasalamat ako pag may mga tao, they look up to me as a spiritual mentor. They sometimes even call me a spiritual father, spiritual leader, pastor. I appreciate that. I even sometimes enjoy that. And humbled by it. Knowing na hindi naman siguro mangyayari yung ganong klaseng impact ko sa kanilang buhay or influence in their lives if it weren't for the grace of God, if it weren't for the Lord. So I thank the Lord for that. Pero ipapaalala ko rin sa kanila na at the end of the day, kay Jesus nakatingin. Kasi kahit gano'ng kayo nabibless sa akin, darating ang araw, madidisappoint din kayo sa akin. Meron at meron akong masasabi na kahit tama yon, matitisod ka, baka ikatampo mo pa. At meron din ako baka gawin ding mali naman talaga. At iintindihin mo pa rin ako kasi dahil nga mahal mo ko at alam mo yung pananampalataya mo hindi naman sa akin nakabase kundi sa Biblia kay Jesucristo. Sometimes our leaders in church is the same. Some people complain to me, may elder na ganito, may deacon na ganyan, may worship leader na ganito, may mga membrong ganito. Tapos biglang hindi na-attend kasi dahil doon sa kanila ba nakabase ang faith mo? Nag-worship ka ba dahil doon sa mga taong yan? So may mga magsasabi sa akin, wala ngayon kasi natisod. Patisod-tisod pa. Minsan pa, English ginamit, na-stumble. Spell. Hindi naman kaya i-spell. Sige, pasod-tisod na lang po. Mas madali, tisod na lang. Maraming etos. Tisod-tisod. Minsan pa, kung sino yung nagsasabing natisod siya, minsan na, hindi siya aware, meron ding natitisod sa kanya. Iniintindi lang siya, tinitiis siya. Pero yun nga eh, kanino ka ba nag-worship? Ang faith mo sa nakabase, dapat kay Jesus. Our faith is focused on Christ. And every pastor, beginning with me, and all other preachers I'm training, must always preach Jesus. Kahit balibalik na rin mo pa yung mga title niyan, iba't iba yung mga sabihin, kahit pa patotoo, kahit pa testimony, must never be glory to me. But this will always be about Jesus. About Jesus Christ. So faith focused on Christ. Number two. A church that grows, yung mga taong dumadalo sa gawain na yan, yung faith nila is one that hears and applies the Word of God. The faith that they possess not only hears, but applies the Word of God. So we encourage our people. Meron tayong YouTube channel. You type RU Church on YouTube and you're gonna see about hundreds of our recorded video messages. Yung iba doon, napakinggan nyo na, ulitin ulit. Yung iba naman doon hindi mo talaga napakinggan dahil wala ka naman nung pre-niche ng live. Pakinggan mo ulit. Tapos buko sa pinakikinggan mo, pinanonood mo, i-share mo pa on your wall on Facebook, itag mo mga friends mo, naging social media evangelist ka pa. Dumalo ka ng ating mga worship service tulad nito. At sikapin mo na kung dadalo ka na rin lang, i-whole package mo na. Alam mo, minsan may mga Kristiyano na sanay nung araw na basta makatungtong na lang sa kapilya, nakasimba na. You know what I mean? You know what I mean? At hindi naman sa inuusgahan natin yung ganun, pero mali yun. Alam mo, sabihin kong okay lang yun, tama yun, at least sa kasimba.
So kahit sang simbahan yan, eh, may Katoliko, Protestante, born again, may mga ganun mga tao na basta na-park na lang niya yung kotse niya, ayan, naku-worship na ako. Ah. Minsan ka, naranasan ko pa yan sa Pilipinas nung araw, nung youth pastor ako. Meron akong church na pinagsisilbihan, napakalaking church, at may mga youth ako doon, isa doon, artista pa eh. So ito si artistahe na naging mapalapit sa akin, dumating, benediction na nung pastor. Yung pinaka-pastor namin, eh ako dahil youth pastor, mga associate pastor, sa labas na ako agad para to ready na kamayan. Dumating talaga siya nung pa-benediction na. At nung pagdating na pagdating, alata mong parang lasing pa yata kagabi, yung gulo-gulo ng ano. Sabi niya, kuya, nag-benediction na ba? Hindi pa. Tama-tama. Naka-worship pa ako. Pasok pa rin siya doon sa loob. Di ako makapaniwala na ganun yung naging mentalidad niya sa pagsamba, yung basta nakatungtong. Kasi nakikita mo niyo pa iba dyan na nagkukumpulan doon sa likod, nagkwekwentuhan. Kaya marami mga simbahan, may kanya-kanyang devil's corner yan eh. Na yun yung mga sulok, mga likod, tapos lahat ng mga makakamundo nando doon. Anya, present! Ewan, may, siguro may attendance din yan. Uy, tropa, liga dito! Habang yung pastor doon sa loob, bigay na bigay, ang mga tao sa loob nag-iiyakan, sila naman doon eh, kung ano mga ano, pinagagawa. Mali! Dapat nag-worship ka na, ito, doon mo na. Whole package. Dumating ka na maaga, tapusin mo din siya. Yung ilang mga tao, alam ko na yan, eh, tinatiming nila, eh, dumating tayo, yung tipong paupo, yung ano na lang, yung medyo tapos na yung ganito, o ganyan. Misa nga, hindi pa preaching eh. Kasi hindi naman lahat ng kongregasyon eh, ganado yung mga tao makinig. So, iba mga tao, pinipili talaga umupo sa likuran, kasi nga, pag nado sa likuran, iniisip nila, hindi sila mapapansin. Pwede ba naman yun? Pwede ba naman hindi ka mapansin? Kahit sa mga katulad kong pastor na medyo malabo mata, natatanong kita. Nakikita natin. So kahit isipin mo na dyan, parang skwelahan lang nung araw, papaka-late. Tapos pag natatapos ang worship, aalis din na maaga, hindi nagpe-fellowship, hindi malainantay ang offering, yun talaga umalis dire-diretso. Buti na lang dyan sa Rise Up Church, ang pakain bago mag-start, so winner na. Tuloy yung mga simbahan, alam nyo, naiintindihan ko eh, ba't ang pakain sa dulo? Minsan ko ano ng mga gimmick ang ginagawa ng pastor. At siya nga pala, may raffle pa kami sa ending ng worship. Makumbinsin lang ang mga tao na, hindi, tapusin mo. At tayo na may mga nagpapauto. O sige na nga, may raffle. Skupo. Isang maliit na electric pan lang naman ang mapapanalunan. Pero sige na nga, kung dahil doon ay nag-worship ka. Dapat ang tao, nakikinig ng Word of God, a-attend ka na nila ng worship service, karirin mo na. Umpisaan mo hanggang doon sa dulo. And then mabalitaan mo pa may mga Bible studies. Get into it. Now I understand. Some people are at different stages in their life and in their growth in God. I know some people who are socially medyo mahihain na talagang minsan parang prefer nila na walang umuurirat sa kanilang buhay. Marami tayong ganyan nung araw sa church. At nakita nila, rinispeto ko yun, hinayaan ko yun. Yung iba pa nga doon, umabot pa ng 2-3 taon eh. And there was a time, one person sent me a message and said, nagpapasalamat siya sa Panginoon kasi alam niya throughout that time, hindi ako na-imbierna sa kanya, kahit nag-i-inartist siya, ayaw niya sumali, and now ngayon na-move na siya ng Spirit of God. Lahat na halos ang pwedeng dalawa na dinadaluhan niya. Naiintindihan ko yun eh. At alam ko may perfect timing ang Lord sa lahat ng bagay. Pero, aantay mo pa ba na magwakas sa mundo bago dumating yung timing mo? Aantayin mo pa ba na may isa sa mahal sa buhay mo na maging ano yung magkasakit? Aantayin mo pa ba na may malalang mangyari sa nanay mo, sa tatay mo? Tapos doon ka luluhod at sasabihin mo, timing na. Siguro kung nanay mo, sasabunutan kita eh. Kaya what ka nag-antay? Anong time mo pa na dinidelirio na ako bago ka nag-Bible study? So nakakairita kung ganyan ang mga anak mo, di ba? So pray for it. That you will become this believer who will desire to hear the Word of God. And that when you hear it, you apply it in your life. James chapter 2, 14 to 17 says, what good is it, my brothers and sisters, if you say you have faith but do not have works? Can faith save you? If a brother or sister is naked and lacks daily food, and one of you says to them, go in peace, keep warm, and eat your fill, and yet you do not supply their bodily needs, what is the good of that? So faith by itself, if it has no works, is dead. Yung tunay daw na pananampalataya, yung buhay na pananampalataya,
nakikita mo sa bibig niya, sa pananalita niya, sa kilos niya, sa pamilya niya, sa pagtatrabaho niya, na tunay siyang may pananampalataya. Ngayon, walang kinalaman ito sa pagpunta sa langit o yung relasyon natin sa Diyos. Kasi pagkakaroon natin ng relasyon sa Diyos, bunga ng biyaya niya na nagkakaroon ka ng faith. He gives you the grace to have the faith. Ngayon, ang sinasabi dito is, yung faith ngayon na meron ka, meron ka na eh. So dapat yung faith na meron ka, dapat lumitaw ngayon dyan yung mabubuting gawa. Kasi kaya lang naman hindi lumilitaw, kasi ang tigas ng ulo mo. Maraming mga Kristiyano na may pananampalataya, alam na naman nila eh. Alam naman nila, tulad ng kalimah, may asawa ka, magtapat ka sa asawa mo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Hindi ba dapat kahit anong relihiyon eh, given yun? May asawa ka, maging faithful ka sa asawa mo. May boyfriend ka, may girlfriend ka, maging faithful ka doon sa relasyon mo. Maging honest ka sa buhay. Those things. Kailangan pa bang sabihan ka na huwag ka na magmura? Kailangan pa ba sabihan ka na huwag ka na mangupit, lalo na pag yung offering basket dumaan? Hindi ka na nga naghulog, kumupit ka pa pala ng pera? Kailangan pa bang pag-usapan yan? And the answer probably to many people is yes. Magpatawad ka sa mga taong nakasakit sa iyo. Mabuhay ka ng maayos, ipakita mo na dahil may Jesus Christ ka, there is a difference. Alam na ng marami yun. Ang tigas lang ng ulo at ipinipilit gawin yung kanyang katigasan. Hindi dapat ganun. Ang faith ng isang Kristiyano at yung faith ng mga Kristiyano sa isang church na lumalago, nakikita sa kanilang buhay. Kaya tuloy na mamagnetize yung iba at sinasabing, ano ba naging dahilan nagkaganyan ka? Sama mo naman ako sa church mo. Ganun naman sana ang marinig natin mga balita dyan. Hindi yung bayan, born again pa naman. Ano doon pangalan ng pastor niyan? Roman Guevara. Pati pa ako na damay. Hindi ko naman tinuturo yung mga kahunghangan na yan. E di syempre, pag sinabi nila, saan ka simba ng simba? Sino nagtuturo sa iyo? Tapos, ganyan, kailan ko tinuro yan? Kailan ko ipinakita yan? Kailan ako nakitaan ng mga miyembro na pag bad trip ako, yung nagtantrums ako, nag-walkout ako, may minura ako, may pinose ako na pangit. O kung kahit kayo may ginawa sa akin masama, nagdamdam ako, hindi ko kayo pinatawad. Kailan ako hindi nagbigay ng oras kung kailang dapat kailangan mo ng oras ko. Kailan ako nagsabing ayoko na maglingkod sa Diyos. Kailan ko pinakita sa mga tao yung mga ganon. And I will say, and to the glory of God by His grace, never. Kaya hindi dapat yun makita sa mga dumadalo din sa simbahan na ito. Kaya minsan, pagalito ka na naman, tantrums mo, hindi mo makontrol. So, biglang may nagsabi sa'yo, ba naman yan? Born again ka pa naman? Kristiyano ka pa naman? Sabihin mo na lang, hindi, satanista ako. Nang huwag na kami madamay sa mga pinaggagawa mo. Faith that hears and applies the word of God. Dapat na mamagnetize sa mga tao gustong sumama sa ating gawain, sa ating church. Kasi tingnan mo, oh, hindi na lasenga. O tingnan mo, hindi na mahadera. Tingnan mo, hindi na chismoso. Tingnan mo, hindi na post ng negative sa Facebook. Tingnan mo, nagbabayad na ng utang niya. Tingnan mo, oh, grabe. Kaya mukhang bata na ngayon. Dati, kitanda ng itsura. Alam mo, napakaraming mga tao dahil sa problema sa buhay, tumatanda itsura. Ako, tingnan nyo, lagi, hindi maalaman na ano tunay kong edad? Saan nga, naiinis na ako eh. Tulad niya, malapit na birthday ko, October 7. Ano ba yan? Tatanda na naman ako, pero lagi sasabihin nila, Pastor, ba't mukha kang bata? Alam ni Pastor Jeppo yan, minsan galing kaming, I think it was Singapore, going to Malaysia or something. So, may nakatabi kaming isang Singaporean, I think, or Malaysian. Tapos sabi niya, how old are you? Sabi niya ganyan. Sabi ko, ganun yung edad ko. Ayaw mo talaga sabihin. Tanda-tanda na. Ayaw pa sabihin niya edad. E di sinabi ko edad ko. Di makapaniwala. Ayun pa naman yung panahon na concert. Ako ng concert. I was medyo heartthrob pa. Peg ko ng mga panahon na yun. Ganun pa rin naman ngayon. Sabi niya eh. But you look like you're just 23. Sabi ko. Ano yun? Yung biyaya ng Diyos na kahit may mga problema din ako, merong kabigatan sa buhay, alam mo eh, ibibigay mo yan lahat sa Panginoon. Hindi ka tatanda agad, hindi tatanda itsura mo, at saka siguro pati ang Diyos, hindi ka kukunin agad. Feeling ko lang, ha? Kasi habang nandiyan ka sa lupa, nakakadagdag ka sa kagandahan ng mundong ito. Pero yung mga taong nakakabwisit ang mga itsura, lagi nalang mga war freak, naku, asahan nyo, kukunin kayo agad ng Diyos. Kasi nagdadagdag ka sa kapangitan ng mundong ito. Kaya lahat ng gusto humaba ang buhay, pakitaas ang kamay. Lahat ng gusto humaba pa ang buhay. Praise God!
at pakisabi sa iyong katabi, alam na dapat gawin. Alam na ang dapat gawin. I-apply ang Word of God. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. And that is why I pray that one day many of you who are listening to this message will also be inspired not only to attend the worship service, attend Bible studies, watch our video messages, pero ma-inspire kayo to become preachers and teachers of God's Word yourself. Kasi laking tulong nun sa akin. Kasi di syempre, kahit ako na may naiinis din, meron din ako mga gustong gawin na hindi maganda, pero dahil naaalala ko, preacher ako of the Word of God eh. Teacher ako of the Word of God eh. Nakakatulong sa akin yun. Kaya pag halimbawa, tinapik ko kayo at sinabi ko, may potential ka para maging preacher at teacher of the Word of God. Kahit hindi pa pastor, kahit hindi pa elder, hindi pa deacon, patulan ninyo. Kasi ang ibig sabihin ng dalawang bagay, una, nakikita ko may potential kayo. Ba't ko ba naman kitatapikin kung sa tingin ko wala kayong potential? At number two, malamang sa malamang, may sapa ka din. Na sa pamamagitan nitong pagpipreach mo at pagtiteach mo, maawas-awasan ang pagkakaroon mo ng sapak at toyo sa buhay. Kaya pakisabi mo sa katabi mo, pwede ka pala talaga. Pwede ka, kapatid. Number three, faith that is consistent and overcomes the works of Satan. Faith that is consistent and overcomes the works of Satan. One very good example of a disciple of Jesus Christ who had so much potential, great leadership, great knowledge about the faith, pero inconsistent sa kanyang pananampalataya was the Apostle Peter. Umpisang-umpisa pa lang, nakita na ni Jesus yung potential niya, kaya sabi niya, you're gonna be Cephas, you're gonna be a stone. And then later on, fast forward, in Christian history, we recognize Peter as having great significance. Pero balikan mo yung kwento, ang dami niyang mga inconsistencies. Ngayon sino ko? Sasagot siya, you're the son of the living God. Wow, theologian. Alam agad yung hindi alam nung iba. Tapos mamaya kasunod na may kinokontra si Jesus Christ, hindi po dapat kanyang Jesus. Kaya nainis si Jesus sa kanya, sabi sa kanya, get thee behind me, Satan. Yung mga pinaggagawa mo ay hindi galing sa Diyos. How could it be that from one end he was theologian, one end he knew what was right, and then the other end, pati si Jesus, kinokontra niya mismo. An example of an inconsistent faith. Ayan si Jesus, naglalakad sa tubig at sinabi niya, bumaba ka dyan, maglakad ka. At nakalakad nga, naihipan lang ng konting hangin, trials, challenges, nawala ng faith, nag-doubt, lumubog. Daming ganun sa atin. Minsan nagli-lead na sa ministry. Huwag tayong pumayag na ganun. Our faith must be consistent and should overcome the works of Satan. 1 Peter chapter 5, verse 9. Ito na yung na-revive na siya. Tuminuo na siya. Sabi, resist him standing firm in the faith, referring to Satan, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. Resist him standing firm in the faith because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. Unang-una as an individual, isipin mo, kung meron ka mang pinagdadaanan ngayon, hindi ka naman nag-iisa. Kung meron ka mga problema ngayon, hindi lang naman ikaw. Baka nga mas marami pa kaming problema kaysa sa iyo eh. Mas maarte ka lang. Pero everywhere, people have problems. When you say have money problems, who does not have in the UAE? Who does not have in the Middle East? When you say you have problems with your marriage, problems with your family, who does not have that? Kaya ako bilang pastor, ganun din. Kung may mga pagsubok ako bilang pastor, iniisip ko lagi, sigurado ko, may pastor somewhere in the planet, mas matindi pa yung problema kaysa sa akin. So I have no reason to complain before God. Isipin natin lagi yun. Lahat naman may mga pagsubok, pero hindi dapat natin hayaan na yung faith natin bumigay. Maging inconsistent. But remember this, you can say to Satan, I rebuke you in Jesus' name. You can say to all of his temptations, all of his attacks on you, I reject you, I resist you, I trample on you in Jesus' name. And the believer knows his faith can overcome the works of Satan. Minsan talaga, may mga kasama tayo sa buhay na parang nadidemonyo na naman. Minsan may ganun. Pag nakaka-encounter kayo ng ganun, lalo na nakakasama nyo naman sa church, asawa nyo, boyfriend nyo, kasambahin nyo, kung sino man, sabi mo, ayan na naman, nadidemonyo ka na naman, I rebuke you in Jesus' name. At sabihin mo, wag lang para maghigante. Sabihin mo, as a true believer of Christ, call him out.
and tell that person, hindi yan sa Lord, alam mo yan. Hindi dapat ganyan. So, bigla tinumutin, gabog naman ito. Sige na, ha? Kasi kung tunay na mananampalataya din yun, at that particular moment, pag rinibuke mo, I rebuke you in Jesus' name kay Satan yan. Sa demonya, call it out. And then that believer will realize, oo nga, inahayaan kong nadidemonya. Huwag kayo pumayag na kay demonyuhin dahil hindi na kayo pwedeng ma-possess ng devil. He can only go as far as irritate you and influence people surrounding you, even believers. But a true believer of Jesus Christ, you can no longer be demon-possessed. How could you be possessed by the devil when Jesus has possessed you already? Hindi pa pwede yun. Alam mo, mahina yung kapit ni Jesus na nung hinawakan kanya, bigla unti-unting, hindi. Hindi pa pwede yun. Pag na kay Jesus Christ ka na, you are possessed by God. He bought you with His blood. Nagkakaganyan ka lang kasi nagpapa-impluensya ka sa kanya, dadala ka sa mga kung ano-ano. So pag nakaka-encounter ka ng ganyan, sabi mo, I rebuke Satan in Jesus' name. Diba? Tapos pag sinagot ka, mo rebuke yun ng ganyan. Tawagan mo na ako. Sige na. Tawagan mo na ako. At dadalhin natin ang buong puwersa ng lipunan. Number 4, faith that heals us and makes us followers of Jesus. Yung church na nag-grow, yung mga nandoon, yung faith nila, alam nila, can heal them. Na kung meron man siyang hurts emotionally, kung meron man siyang mga sama ng loob, iniintindi, alam niya, pag pumunta siya sa Panginoon, nag-worship siya, that faith can heal him. That faith can heal him, even physically. Even physically. You've heard of testimonies and stories of God's miracles that He can heal people who are sick. Kaya, between dun sa wag na lang mag-church kasi may pinagdadaanan, at mag-church pa rin kahit may pinagdadaanan, dun dapat. Kaya yung isang nag-message sa akin, Pastor, lalaylo muna ako, hindi muna ako mag-church kasi babalik ako pag okay na. Maling-mali kasi lalo ka mag-church. Hayaan mo sa pag-church mo, eh doon ka ma-heal ng Panginoon. Kaya nga dito sa atin sa Dubai, ang gusto ko maraming churches, maraming worship services. Na kahit minsan may nakaaway ka sa church A, eh dilipat ka naman doon sa church B natin. Tapos, sige, sa dami nakakaaway mo, paaabutin ko hanggang church Z yan. Hanggang sa dumating ang panahon na ma-realize mo, hindi na pwedeng ganun. Hindi pwedeng ganun. Because the Bible tells us in Mark chapter 10, verse 52, and Jesus said to him, go, for your faith has healed you. Instantly the man could see, and he followed Jesus down the road. Again, Jesus said to him, go, for your faith has healed you. Instantly the man could see, and he followed Jesus down the road. Anong klaseng faith meron nito na dapat gayahin natin? Sobrang lakas ng faith na dahil doon sa lakas ng faith niya, gumaling siya. Gumaling siya. Kaya kung naman yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, kaya ng Lord pagalingin ka. Hayaan mo lang lumago ang faith mo sa Kanya. And the people who are healed, they could see the things of God. The people who are healed, they could get to hear the things of God. The people who are healed, they get to follow Jesus. They get to follow Jesus. This is my prayer. Na kahit ano man ang ating mga hang-ups, sapak, topak, toyo, alam niyo yung toyo, dapat yan sa usawan lang eh. Hindi dapat yan natitira dito at mamaya biglang gumagana pag naiirita ka, naiimbyerna ka, di pwedeng ganun. Huwag kang pumayag na magpagamot ka sa Panginoon. Kung ang problema mo, marami ka naiisip na masama sa kapwa, lay hands mo yung isipan mo, tuulo mo, sabi mo, Panginoon, pagalingin niyo po yung utak ko na ang dami po talagang sablay. Kung ang problema mo, bibig mo, kasi ikaw yung talakera, nager, nagmumura. Sino gustong makasama sa buhay yung nager? Wala. And everybody say, lalo na yung nakatikim na ng nager, amen. Amen. Wala. Kaya minsan, lagay mo yung kamay mo sa bibig mo kung ikaw yung nager. Kasi, Panginoon, pakigamot niyo po itong bibig ko kasi ang dami ko talaga mga nasasabing walang kakwenta-kwenta. O kung hindi na pala ito may diprensya, hindi na pala ito may diprensya, eto na. Panginoon, pagalingin niyo po yung puso ko, gawin niyo pong pure yung heart ko, gawin niyo pong tama yung puso ko, make me pure in heart, Lord. Heal my heart. And those who are, they follow the Lord.
those who are healed, they follow Jesus. Number five, faith that moves mountains. Faith that moves mountains. Matthew chapter 21, 21 to 22 says, "And Jesus answered them, 'Truly I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what has been done to the fig tree, but even if you say to this mountain, be taken up and thrown into the sea, it will happen. And whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith.'" You will receive if you have faith. Again, I read. At habang binabasa ko, mag-amen naman kayo, lalo na kung meron kayong prayer request ngayon, ha? Manampalataya kayo. God answers prayer. Matthew 21, 21 to 22. "And Jesus answered them, 'Truly I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what has been done to the fig tree, but even if you say to this mountain, be taken up and thrown into the sea, it will happen. And whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith.'" Nothing is impossible with God. Amen. Nothing is impossible with God. Tell me today what your needs are. Tell the Lord what your needs are. And I will tell you today, this is God's word for you. Have faith in God. Have faith in God. Have faith in God. Number six, hindi naman daw po pwede na daming alam sa Biblia, malakas ang pananampalataya, pero hindi labing. Hindi pwede yun. And even in our church, yun yung church na nag-grow, yung mga tao punong-puno ng pananampalataya, but they have faith with love. They have faith with love. 1 Corinthians chapter 13, verse 2. "I may have the gift of inspired preaching. I may have all knowledge and understand all secrets. I may have all the faith needed to move mountains. But if I have no love, I am nothing." Ang sakit, ha? Lalo na kung feeling mo, ikaw yung daming alam. Minsan nakakalungkot yan, maraming tao na maraming alam. Malulungkot ang buhay niyan. Kasi dami nilang alam, Dami na nakikita, dami na napapansin. Kaya tingnan mo, minsan yung wala masyadong alam, tawa lang ng tawa. Minsan wala kakwenta-kwenta yung joke. Nakakaingit yun. Nakakaingit actually yun. Kasi hindi niya alam na magugunaw na muna. Hindi niya alam masasagasaan natin. Di ba sa Pilipinas ganyan? Mga tao pagtatawid sa highway, expressway, tropa-tropa, barka-barkada. Yan na, takbo na tayo. Kasi ako nung araw nakatira ako sa May C5 Malapit lang yun doon sa ano. Kahit meron namang, what do you call that? Yung parang overpass. Kahit meron naman ganun, yung mga tao tamad, ayaw pupunta doon. So doon pa rin sila doon sa mga delikado. Noong panahon pa naman ni Bayani Fernando yun, nagpapagawa siya ng mga malalaking signage, "Bawal tumawid, nakamamatay." Iba, ganun ang mga signage. Pero tatawid at tatawid pa rin yung mga kababayan natin, mga kabataan. Tropa-tropa yan, nakikita ko minsan, tatlo-tatlo. Ayan na, tawid na tayo. So nakarating na sila doon, na muntik-muntik ka nang mag-agawang buhay. Tawid tayo na. Ayan ang mga sakit natin, mga Pilipino. Tawa lang tayo ng tawa. Wala na naman tayong pera. Wala na tayo pampahay sa mountain. Yan ang may mga taong isip ng isip na, yung future, yung kinabukasan, yung papano na ang 2020, ang layo pa kung makaisip, makaproject. Yan yung mga taong kinulungkot ng buhay. Hindi ko naman sinasabing huwag mag-isip. Hindi ko naman sinasabing huwag magplano. Dahil ako may ganun. I always think ahead. I always think afar. At ang hirap nung pastor ka na for almost 25 years, ang dami mo nang na-cycle sa tao. Minsan, kinakounselan ko, alam ko, pag-upo pa lang, sinungaling to. Pero yung titiisin ko, hahayaan ko siya na maguyuan kami sa tatlo, apat, limang session dahil alam ko sa ika-anim pa lang siya magtatapat. Pero sige na. Ang hirap minsan ng ganun. Minsan may kinakasal ako, maniwala kayo sa hindi. May kinakasal ako alam ko kung gaano katagal ito magtatagal Sa kasal pa lang So minsan nakakalungkot yun na meron kang ganong knowledge. But then it also should give you a certain sense of humility knowing that the more you know, the more that you realize that you do not know. The more that you realize that at the end of the day, hindi pwedeng puro ka lang knowledge, dapat meron kang love.
Kaya isa sa mga pinakamahirap kasama sa buhay, yung mga taong matatalino na hindi tumino. Isa sa pinakamahirap kasama sa buhay, yung mga matatalino at hindi tumino. Pakisabi nyo sa inyo mga katabi. Kaya pala nahihirapan kang kasama ako. Sige, pakisabi nyo sa inyo mga katabi. Sige na, pakisabi. Try lang, practice lang. Kumaka-assume. Talitalinuhan. Humility din pag may time. Totoo yan. Sa mga mahirap kasama sa buhay, yung matalino, hindi tumino. Yung lahat na lang ng galaw mo. O yung plato, malalaglag. O yung ano. O pa nagmamaneho ka, ikaliwa mo, ikanan mo, idiretso mo, ipreno mo. O yan, mapabunggo ka. Okay, hirap kasama ng mga ganyan mga tao. Ako, sa totoo lang, ito talaga to the glory of God. Hindi talaga to pagbubuhat ng bangko. Kung pagdating na lang sa sasakyan, napakasarap kong pasahero. Kasi kahit alam ko yung kapalpakan ng driver, hindi na ako dadagdag pa eh. Kasi baka ikamatay pa namin pareho pag, oh, yung liko mo, yung kanan mo, yan mo! Lalo na yan, nung nagkaroon ako ng sasakyan, tapos iba-iba yung mga nagda-drive para sa akin. O syempre, may nagda-drive sa akin matino mag-drive, may mga nagda-drive na hyper, kung ano-ano. Pero kailan ako naringgan ng sino niya? Kahit sino pagtatanungin niyo. Wala ni isa dyan na nakatanggap ng mouthful sa akin, pero alam ko lahat ng mga kaliwakana niya. Pero, siyempre naman, ano, alam ko lahat yun. Pero dahil ako yung matino. Ayokong maging miserable yung mga taong nakapalibot sa akin. Dapat ganun tayo. May faith ka, pero dapat loving ka. May faith ka, dapat loving ka. At lalong ito, natutunan ko naman to sa nanay ko. Natutunan ko talaga sa nanay ko to. Huwag na huwag kang mamamahiya ng kapwa-tao. Huwag na huwag kang mamamahiya ng kapwa-tao. Whether it's privately, yung nagchat-chat lang kayo, pero dahil sa galit mo, paano mo siya kausapin? Pinapahiya mo siya? Pinaparamdam mo sa kanya na engot siya, matalino ka? Summa cum laude ka? Bobo siya? Kahit pa private chat yun, how could you be proud of yourself? That you're dehumanizing someone else. That when you're belittling someone else. You know, usually, who does that? Mga taong insecure din kasi. Nagawa rin sa kanila yun, mga nabully rin. Eh. Kaya ngayon, isa'yo gumagante. Sa'yo gumagante kasi wala siya ibang paggantihan eh. Minsan ginagawa natin yan sa asawa natin. Kasi we know the buttons to push. Minsan ginagawa natin yan sa nagiging karelasyon natin, boyfriend, girl, kasi we know the buttons to push. Minsan ginagawa natin sa kapatid natin, sa anak natin, kung kanino man, hindi natin nahalata. Nasaan yung love? Meron ka nga ang faith. Wala ka namang love. E di lalong-lalo na in public. E alam yan na marami mga leaders ko dito sa church. Kung meron man silang mga ginagawa hindi maganda, hindi ibig sabihin to tolerating ko lang. Una, pinagpipray ko. Pangalawa, kakausapin ko privately. At pag kinausap ko man yan, kahit kaharap ko, pinapagalitan ko na, hindi ko pa rin biniberate yan. Minsan nga, pinapagalitan ko na, halo-halo, umiiyak, tumatawa, parang nagpipreach lang ako, ganun lahat. But never will they get a mouthful from me in public. Because how can you have faith and then you do not have love? And the Bible says again in 1 Corinthians 13 verse 2, I may have the gift of inspired preaching. I may have all knowledge and understand all secrets. I have all the faith needed to move mountains. But if I have no love, I am nothing. And finally, number 7 for today, yung church, yung community na nag-grow, kasi ang faith ng mga naroroon is a faith that guides them on how they should live. It's the kind of faith that they believe in so much that they allow that faith to guide them how they should live. Paano sila magdi-decide sa buhay nila? They ask God's will. Paano sila magdi-decide for their marriage, for their family? They ask God's will. How they decide for their children? They ask God's will. For their jobs? They ask God's will. They know that their faith comes from God and that God must affect every area of their life. And may I also add that the church is a factor in their decisions. Sinasali nila yung simbahan. Ano epekto nung gagawin ko sa simbahan namin? Ano epekto nito sa aming church? Kasi part ako nun eh. I'm part of that community. And the church to many of us is now our life. So whenever you make a decision, you consider that this decision must also bless the church where I belong. The faith that you have guides your life.
Romans 1:17, "For in the gospel the righteousness of God is revealed, both springing from faith and leading to faith, disclosed in a way that awakens more faith, as it is written, and forever remains written, the just and upright shall live by faith." The just and upright shall live by faith. Wala nang ibang paraan paano tayo mabubuhay. This is our way of life. Kung yung iba, ang epekto ng reliyon nila sa kanila, e paggalit sila, e gagawa ng bomba, e kakabit sa katawan nila, at pasasabugin ng isang buong building. E yun yung naging bunga ng faith nila. That's their way of life. Way ba yung pananampalataya nila, eh kahit pasok sa simbahan, paglabas, eh nakikipaggera pa rin kung kani-kanino, that's their way of life. Pero tayo, hindi ganun. At hindi ako makakapayag na yung simbahang aking sinimulan, mga taong dumadalo sa akin, eh maging ganun. O at least hindi nila malaman na ayoko ng ganun. Dahil ayaw ng Diyos ng ganun. The faith that we should have should affect our lives because the just and upright shall live by faith. Meron pang isang ibig sabihin yan. Na kung pagkatapos ang lahat ng pinag-usapan natin ngayong hapon, eh ito pa rin yung problema mo sa buhay at hindi mo alam kung ano ang solusyon, alam mo that you can have faith in God. That you can have faith in God. That God is in control. And what you do not know, He already knows. What you cannot do anything about, He will take care for you. Whatever fears or worries we may have in life, we can surrender it all to Jesus and have the faith to continue on living, knowing that God is in control. That's how we live. When somebody asks me, Pastor, hindi ka ba nadidisappoint? Nadidisappoint din. When somebody asks me, Pastor, wala ka ba masyado problema? Ang dami kong problema. Pastor, wala ka ba pangailangan sa pera? Ang dami kong pangailangan sa pera. Tulad ng marami. Pero nakakatulog pa rin ako ng mahimbing. Nakakagising akong excited sa buhay. Nakakapag-preach ako, nakakapag-lingkod. Kasi I live by faith. And don't mistake living by faith as just being kesera-sera. Hindi living by faith yung parang bahala na lang. Alam niyo ba, even yung bahala na is not being fatalistic. You know, the origin of the term bahala na is from the Filipino term bathala na. Na yung original Filipinos, yung mga naunang mga Pilipino sa ating bayan, when they say bahala na, what they really meant was bathala na. Na pinagkakatiwala na nila kay bathala. Pinagkakatiwala nila sa ating Diyos. Hindi ibig sabihin wala lang ginawa, pero nakita nila na ang Diyos pa rin ang siyang nangingibabaw sa lahat. Nakurap na lang ang ating kultura na pag sinabi na lang bahala na, ibig sabihin yung Pinoy, wala na lang gagawin. Patamad-tamad, si Juan tamad, inaantin na malaglagi mansanas. Parang ganun. Hindi. Ngayon tayo Christian na, alam natin, we live by faith. Ako pa naman, alam yan ni Pastor Jepoy at kung sino pa mga matagal na akong kasama, I'm a planner. I am a realistic person. I'm a practical person. Kaya ang laki ng kinila i-conquer ko when it comes to faith kasi I look at things in a human perspective. I am a humanist. My course was philosophy. Ang aking mental training is to philosophize. Kaya pag may nakakaharap ako na mimiloso po, hindi mo alam ang kaharap mo. Been there, done that. But I praise God that by His grace, He humbled me to realize na apart from God, I can do nothing. Same thing with all of us here. And knowing all of these things, as a believer and even as a church, may this be the challenge for us today. I will live by faith. I will live by faith. Kung meron kayong mga cellphones dyan, smartphones, can I request you, ilabas nyo yan lahat. Picturean nyo ito at pagkatapos mag-selfie ka na rin siguro sa sarili mo. Tapos i-post mo yan on your Facebook account right now. At lagyan nyo naman ng hashtag RUAlBarsha. Lagyan nyo ng hashtag RUAlBarsha. I will live by faith. Nawas simula ngayon, starting today, ganyan ang magiging pamumuhay natin. I will live by faith. Take a picture of it, post it right now on your Facebook accounts, at ilagay nyo hashtag RUAlBarsha. Aming Diyos at aming Ama, nagpapasalamat po kami ngayong tanghali
na minsan pa binigyan niyo po kami ng pagkakataon na pag-aralan ang iyong mga salita. Tinuruan mo na naman kami, Panginoon, na kung wala ka, wala kami. Salamat sa talinong binigay niyo sa amin, sipag na binigay niyo sa amin, mga taong nakapalibot sa aming buhay. Pero patawarin mo kami kung minsan doon kami umasa. Patawarin mo kung minsan doon po kami napatingin, nagtiwala, nakalimot kami sa inyo. But we come today in all humility seeking forgiveness for all of our sins. And I ask you, Lord, increase the faith of your people. Increase the faith of your people. Mga magulang at kapatid, everybody listening to this message right now, whether live or on video, kindly lift up both of your hands unto Jesus right now as we pray for blessing. Kindly lift your hands to Jesus right now as we pray for blessing. Aming Diyos at aming Ama, nakikita mo po ang bawat isang nakataas ang kamay sa inyo. Ang kanya-kanya po naming mga problema sa buhay, kanya-kanya naming worries and fears in life, and even our prayer request. Pinipili po namin ngayong araw na itong isuko ang lahat sa inyo. Pagkat kami nagtitiwala that our God is in control, nothing is impossible with God, you are teaching us concerning faith, and today we say we are your willing students. We are your willing students. Teach us, Lord. Prune us, Lord. Correct us, Lord. And make us men and women of faith. Make us men and women of faith filled with the Spirit, filled with the love of God, filled with the grace of God. And even today, Lord, we lift also our church that you may bless it, na maraming mga dumadalo ngayon dito ang magkaroon ng malakas na pananampalataya, buhay na pananampalataya. Lord, yung faith namin, ma-apply namin sa aming buhay. And through it, Lord, we become passionate in bringing others to Jesus Christ. Give us the anointing power of your Holy Spirit that through the faith that we possess, we may bring more and more and more and more people to Jesus Christ. Lord, all that is in our hearts, all that is in our minds, all that is in our mouths, we lift to you. We surrender everything to you, Jesus. And we carefully bring back all glory, honor, and praises in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, this is our prayer. And all God's people say, Amen, Amen, Amen. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Give the Lord the best clap offering we could give to Jesus Christ.